Okay, so hi guys, gusto lang sanang gumawa ng video regarding bed leveling. So, since marami na naman beginner sa group, mas magandang klaro yung way kung paano mag bed level. Ito, ginawa ko to para mas mapadali yung bed leveling ng mga beginners. Or pwede rin naman gamitin to ng mga veterans na. So, ayan. Pag nagbe-bed level tayo, gagamit tayo ng piece of paper. Okay, yung piece of paper na yan, nilalagay natin sa ilalim ng mismong hot end, tapos papatno natin sa bed, and at the same time i-feel natin kung dumidikit ba or kumakapit na yung nozzle sa paper. Pag hindi pa rin kumakapit yung nozzle sa paper, kailangan na natin i-adjust yung knobs sa ilalim. Okay, pero may problema tayo dyan. Kapag kasi nandito sa point na to, okay na, ililipat natin yung papel, ililipat din natin tong head dito sa side na to. May times na natutuunan yung beginner, ito pababa. Okay? So, assuming na tamang-tama yung pagkaka-assemble, gumagalaw si Z-axis ng walang play, so ito pwedeng-pwedeng maitulak pababa. Nakita nyo? With little effort, kaya kong itulak pababa. So, baliwala na yung level natin dito sa point na to, since naiba na yung reference point, yung reference height mo. Okay? So, para ma-address yun, gumawa ako ng custom G-code para mag-aid sa bed leveling. So, punta tayo dito. Focus lang natin. So, tinatawag ko itong G-code na to na manomatic leveling. Okay? Si manomatic leveling, ang una niyang gagawin is papainitin si bed pati si nozzle. Okay? So, para sa mga beginners, never level your bed nang hindi mainit yung bed at nozzle. Okay? Kasi para ma-account natin yung thermal expansion ng mga bagay-bagay. And at the same time, kunyari, pag may naiwang tirang filament dun sa nozzle, hindi makakadagdag sa Z-height natin. Okay? So, after a minute na ito, babalikan ko kayo. A few moments later. Okay, so malapit nang matapos yung heating sequence. So, hintayin na lang natin. So yan, ang una niyang gagawin is pupunta siya sa pinaka unang set point, which is yung front left. Okay, so ang gusto niyong gawin, iusod-usod yung papel and i-feel niyo kung okay na yung nozzle to paper resistance. Okay, ayaw natin ng sobrang diin to the point na kukulubot na yung papel pag ginalaw natin. And ayaw din natin na pag ginagalaw natin yung papel, hindi tumatama yung nozzle. So, dito sa point na to, mapapansin nyo, nagagalaw ko ng madali. So, masyadong mataas yung nozzle. So, kailangan kong ibaba. Okay. So, nararamdaman ko ng kumakapit yung nozzle sa paper. Okay. So, ang gagawin ko ngayon, lilipat ko yung papel dun sa second point. At kung mapapansin nyo, dito, click to resume ang sinasabi ni printer. Once we click that, ayan, so pupunta siya dun sa second set point natin. Okay? So yan, galawin-galawin natin ulit yung papel. Dito, konting adjust na lang na luwag. Okay? Okay. Next is, click to resume na naman tayo para pumunta dun sa third set point. Mukhang okay na yung point na to. Click to resume ulit. Click to resume. Dito masyadong maigpit. So, yan, babala natin ng konti. Okay na. Last set point is yung middle. Okay, kumakapit na. So, ang karamihan ginagawa ng beginners, isang beses lang nila ginagawa yung bed leveling sequence. So, kung mapapansin nyo, babalik ko yung papel dito sa unang set point. Yan. Masyadong madiin. Okay, yung kaninang nilevel natin, okay na. Pero ngayon, bumalik tayo sa pinakaunang set point, dumiin ulit. So, ang kailangan nyong gawin, i-adjust na naman. So, usually, kapag ka beginners, ang lagi kong sinasabi sa kanila, 2 to 3 times nilang gawin yung manual bed leveling. Okay? So, i-adjust ko ulit to.
Ang kagandahan na itong G-code na to eh, pindot ka lang ng pindot. Ayan. Measure na naman natin. Bawas ng konti. Pindot na naman. Dito. Okay na. And dito, okay na rin. Pulling point. Okay na. So once that's done, kailangan natin tanggalin yung papel. Last click to resume. Ang gagawin niya is mag-auto home siya. Kaya nyo lang mag-auto home. And that's done. So yun, Manomatic bed leveling for beginners. Thank you.